Guess what is up, mga Boplaks? Welcome sa ating pinakaunang vlog. At ito ang ating kauna-unahang big bike, ang ating CFmoto NK400. At syempre ang magandang asawa. Yan, pag-uusapan natin ang tungkol sa ating motor na NK400. At bakit ito ang ating ginawa sa ating pinakaunang big bike? Syempre, biyahe muna tayo konti. Medyo maingay ang ating exhaust. Ito ay 1 month mahigit na sa akin. Actually, simula nung ulit ECQ, nakuha ko na tong motor. Kaya natenga lang nang natenga sa atin sa bahay. Pero dahil afford naman tayo o yung mga pwede tang lumabas dahil sa hanap buhay, kahit pa paano nagamit naman natin to. Natapos ko yung break-in nung time na ECQ. Nagamit ko sa pantrabaho, mostly kasi yeah, katulad ngayon, papunta ako ng Quezon City para may kuning mga papeles. Dadaan din tayo sa Expressway ngayon. Nung unang beses na nadaan ko to sa Expressway, napakasaya natin, mga Boplaks. Dahil bata pa lang ako, gusto ko nang gawin yun. Pumasok sa Expressway na dalawang motor. Yan, ngayon papunta tayo na Quezon City. EDSA tayo dadaan, Kabitex muna tas EDSA. Yun, ano nga bang unahin na natin yung mga bagay na mga cons ni NK400. At madalas na maririnig nyo to sa karamihan naman ng may-ari ng NK400. Talagang napakabigat po ni NK400. Minsan pag dumarating yung time na ma-out of balance kayo habang nagmo-motor, napakahirap bawiin, lalo't kung ako, malaki-laki akong tao kahit pa paano. Napakahirap bawiin lalo't kung tip-to ka sa motor na to, tapos na-out of balance ka, okay, nadulas yung paa mong nakaalalay sa motor mo, talagang dudulas at dudulas dahil sa sobrang bigat. Saglit, aruro tayo konti. Yan, isa pa sa problema ko dito kay NK400. Hindi ko alam kung akin lang ba to. Tignan niya yung side mirror ko. Hinahangin pag tumatakbo ako na mabilis. Kaya baka palitan ko yung side mirror ko. Okay, papasok na tayo ng Expressway ng Kabitex. Yeah boy. Hindi naman to ang unang beses na makapasok ako gamit tong NK. Pero sa tuwing napasok talaga ako dito, nag-enjoy ako. Yun lang, may bayad. May checkpoint pa rin ata pagdating ng exit ng Kabitex. So, yung nagta-traffic eh, kasi may checkpoint dyan sa dulo. Yan, isa sa mga iingatan nyo pag nandito kayo, yung bandang git ng part ng toll gate. Dahil madulas yan at puro lang is 600 to pa. Yung part na yan, yung maitim sa gitna, madulas yan. Iiwasan nyo yan, mga Boplaks, pag dadaan kayo ng Expressway. Let's go! Patrak muna tayo konti. Thank you.
nakadubong yung hangin sa atin eh. At yun na nga mga Boplaks, balik tayo sa mga pinag-uusapan natin kanina tungkol sa ating NK400. Ano ba naging problema natin kay NK400? Bukod sa pagiging mabigat, tapos itong side mirror, bukod doon wala naman ako ibang reklamo na. Medyo mataas ang upuan ng NK400 kasi galing ako sa mga, syempre sa mga lower displacement. Galing ako sa MSI 115, sa Sniper 150. Syempre kung kukumpara doon, medyo mataas yung upuan nito kaya nanibago ako ng una. Medyo binabaan ko na yung seat height nito dahil nag-adjust tayo dun sa rear suspension tsaka dito sa front suspension. Kaya medyo bumaba ng kaunti. Bagamat lapat naman yung paa ko kahit nung hindi nalalowered to. Ang height ko ay 5'10". Lapat yung paa ko kahit hindi lowered. Pero iba pa rin yung may full control ka pag lapat na lapat yung paa mo pag bumaba. Lalo inabot ka sa traffic. Dito na tayo sa second part ng Cavitex. At syempre pag-usapan naman natin ano naman yung mga nagustuhan natin kay ating NK400. Kay CFmoto NK400. Unang-una syempre yung presyo. Hindi kayang tapatan yung presyo syempre. Talagang napakamura ni NK400, lalo na kung sa specs na binibigay ni NK400. Price range ni NK400 at the brand new is 220,000, 219,800 to be exact. Bagamat makakita ka man ng ibang big bike na mas mura sa ganung price point, malayo sa specs ni NK400. Sa NK400, talagang mukhang brusko, napakalapad, mukha talagang big bike. Dual disc brake yung harap, dual ABS, harap at likod. Yan, may motor sa likod natin. NK400 din pala. Ay, nakalimutan kong magpagas. Bolokoy. Blinking yung gas ko. Saan ako magpapagas dito? Sa EDSA na lang. Abot pa yan, madami pa yan. Yon mga Boplaks, nakapagpagas na tayo. Subukan muna natin ng open visor saglit yung helmet. Tik, napakamahal pala ng gas dito sa EDSA. EDSA Gaming na tayo. Pagdating doon sa bandang dulo, naandar naman. Singit-singit na lang tayo. Ay, masyadong sikit. Yan ang tinatakbo natin sa ating NK400 ay 1,300 na po. Kahit nung pandemya, paikot-ikot lang ako kahit doon sa subdivision. Ginagawang kalsado pala.
syempre sa mga bago sa ating channel po, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa ating channel. Madalas weekly nagagawin natin ang ating pagpo-post ng ating mga bagong uploads sa ating channel. Kung mas mapapaaga, kung mapaparami, mas maganda. Pero ang target ko talaga is every weekend makapagsagawa ng at least isang video. Pero tulad nito, work-related lang naman to. Tsaka gusto ko rin kasi subukan yung mic. Tapos ito na rin yung pinakaunang video na gagawin natin o vlog sa ating channel. Kaya siningit ko na. Maraming pagkakataon din na ganito, nasa biyahe ako dahil sa ating trabaho. Ako po ay isang magiting na basurero. Naghahako tayo ng mga basura. Kaya madalas din ang biyahe ko dito ngayon sa EDSA dahil sa may mga kinukuha akong papeles sa LLDA tsaka sa DNR. Halos weekly, once a week, napapadaan talaga ako dito. Yon mga Boplaks, tapos na tayo dito sa LLDA. Pabalik na tayo, kulang yung mga papeles na nakuha natin. Hindi pa daw ayos dahil MECQ pa. Mukhang matatagalan. Pabalik na tayo ng EDSA at EDSA Gaming, pauwi ng Cavite. Sana okay yung audio natin. Let's go! Medyo maluwag ang EDSA ngayon ah. Talagang lumuwag na ang EDSA. Mukhang nasa skyway na yung karamihan ah. Dati pag nabiyahe ako dito talagang ani. Lalo't pag kotse dala ko, inabot ako 2 oras dito sa EDSA eh. 3 oras pa nga eh. Dito na natin tapusin ang ating maikling episode ng ating number 1 vlog ng Boplaks Nation. See you soon.